Po mga kachichi, mga kakunyang, mga pangyaw, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Sana ay nasa maputing kalagayan po kayo. San sulok mo kayo ng mundo, mapa Pilipinas man po o mapa ibang bansa. Sa video po ito, isi-share ko na naman po sa inyo isa sa mga ulam namin, isa sa mga paborito po nina na lagi ko pong niluloto. Ito ay ang tomato with marinated minced pork. Welcome back again to my YouTube channel, Lovely D TV. So here we go now for the ingredients. Nasa sa inyo na po kung gaano karami ang gagamitin yung mga kamatis. Dahil apat lang po kami dito, gagamit lang po ako ng apat na piraso na kamatis. Ito po yung minced marinated pork. Marinate lang po natin. So 1/4 teaspoon of dark soy sauce, 1/4 teaspoon light soy sauce, and 1 teaspoon cornstarch. Po, paghalo-haloin lang po yon, and then igisa po natin. Ngayon magpapainit po tayo ng kawali. Igisa na po natin yung marinated minced pork. Lagyan lang po natin ng konting cooking oil. Lagyan na po natin yung minced pork. Huwag po natin lagyan ng tubig. Pakihina lang din po sa apoy para hindi po siya masunog. Pangalo-haloin lang po natin hanggat sa maluto po yung mga karne. Ito na po, nag-isa ko na po. Start na po tayo sa pagluluto ng kamatis. Ngayon, magpapainit lang po ulit tayo ng kawali. Huwag po munang lagyan ng cooking oil. Then, ilalagay ko na po yung kamatis. Kunting halo-halo lang po. And then, isunod ko na po yung luya at saka bawang. And then, halo-haloin ko lang po ito ulit na maghalo yung kamatis, bawang at saka luya. Huwag na po natin lagyan ng tubig. Ipakinaan lang po sa apoy para hindi po siya mabilis masunog. Then, dito po tayo maglalagay sa kalagitnaan ng cooking oil. And then, pakimix na naman po ulit. Then, takpan lang po siya. Lutuin with enough 5 minutes. Okay na po yun. So, ito na po. After 5 minutes, luto na po yung kamatis natin. Haloin lang po natin ulit. And then, isusunod ko na po yung pinaka-seasoning niya, sugar and salt. Unahin ko po muna yung asin. Sa sugar naman po, lagyan ko siya ng 2 teaspoon kasi yung binata dito ayaw niya lang maasin. Ang gamit po naming sugar dito is brown sugar. Yun po ang sabi ni Madam kasi mas masarap po yun kaysa white sugar. And ang pangalawang rason kung bakit brown sugar ang ginagamit namin dito, dahil kung white sugar, magkakulay sila ng asin. So maintindihan din na magkakamali ako, imbis na sugar yung ilalagay ko, asin yung nailagay ko. But so far, hindi pa naman po nangyari yun sa akin. Pero may friend ako dito na nagkakape, magkatabi yung asukal at saka asin, pareho yung kulay puti, yung nailagay niya asin. So ngayon, pag inuman niya ng kape, maalat. Well, unforgettable experience na rin yan dito. Well, kasing absent-minded, dapat tikman din kasi. Daldal ako ng daldal, nilagay ko na pala yung yung minced pork. So yun nga po, pakihala lang po sila ng lahat hanggat mahalo yung kamatis at saka minced pork. Huwag na po takpan uli kasi dati na po luto yung minced pork natin. Di ba ginisa ko na po yung kanina. So ito na po, ready to serve na po ito. Enjoy eating. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may dagdag ito sa mga lulutuin nyo kung gusto nyo po. Masarap po ang ulam na ito. Pwede po edit po ito sa mga kids. Napaka masustansya po ang ulam na ito. Nagtatapos ang video nito. Maraming salamat po sa panonood at sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiclick na rin po sa notification bell para updated po kayo sa next upload ko. Bye-bye, God bless, and mabuhay!